Sino nga ba ang anak na makakatiis ng ganitong kalagayan ng mga magulang na naghihirap, nagsakit, at ibigay ang buong buhay para sa kanilang mga anak? Marahil wala sa mga anak ang gugustuhing makita ang kanilang mga magulang na nasa ganitong kalagayan. Ilang taon
kung pinagplanuhan na mapaayos ang kanilang tahanan. Ngunit dala ng kanya-kanya naming mga suliranin, kanya-kanya naming hinaharap, at kanya-kanya naming pinagtatagumpayan ang anumang mga suliranin dumarating sa aming magkakapatid. Ni minsan, hindi nawala sa aking isipan na balang araw na sana'y mabigyan ko sila ng tahanan kahit man lang sa huli nilang mga buhay. Isang munting pangarap para sa mga magulang na sana atin po ay galing talaga sa mahirap. Yung ultimo chichirya na nagpipiso ang inuulam namin pinag-ahat at hindi po itinahihiyang sasabihin. Naranasan po namin yan. Lalo-lalo na yung mga kala ko tapos na yung iyakan. Kaya ayaw ko makiyot. Patutusan na naman ako dito. Pero yan doon ang sobrang saya. Kaya po na sinasabi ni Madam Pinay, kayong mga bata, kayong mga may magulang pa, ibigay nyo na yung best nyo hanggat nandiyan pa sila. Huwag nyo nang isipin kung minsan na may hinihingi kayo sa kanilang din nila maibigay. Nagdadamdam kayo. Lahat po kasi may kahilan. Kung bakit hindi maibigay, kahit sabihin pa natin, andyan na yung kayamanan na sa isip ninyo, bakit hindi nila ibigay? Lahat po may dahilan. Bakit hindi nabibigay kung minsan? Meron naman tayong mga hinihingi o hindi inaasahan, ala, magugulat ka nalang biglang umibigay. Yan po ang blessings na galing sa taas, hindi mo maididikta. Napapatunayan ko po yan bawat oras, bawat araw na mga kapatid ko. Para mag-MF yung LF natin. Kaya pala palagi kang walang pera, ha? Anong masasabi nyo? Nasa harap pa sila. Parang naging tama yung ating LF. Grabe, this is so heartfelt. Madami kong realization at the host. Surprise. Oh, it's a big surprise. Hindi lang yung mascara ko. Surprise! It's a prank. Ang haba ng prank surprise. Nag-iiyak. Kaya pala nagtatak. Kaya pala nagtataka ako, ba't kailangan pa ng tatlong magkakapatid na pumunta doon? Ayan. Nagustuhan niyo ba? Nagustuhan niyo ba? Oo, bongga. Bongga yung design. I like it. I love it. Pwede na akong pumunta roon. Parang... Anytime. Pwede na akong bumisita doon. Pwede na akong bumisita doon, pero hindi yung magstay forever. Hindi pa ako ready. Anytime, pwede. Ayan, na. Salamat, ano ha, Dayan. Ayan, grabe ho, sobrang iyak ko. And Elma, salamat. Kaya nga eh. Ang daya-daya niya, pinaiyak niya tayo. Ayan. O sige, gusto ko muna marinig one by one habang pabalik ang ating mga bisita. So anong masasabi mo muna from Sherilyn to America? So let's hear for their opinion kung ano pa ang masasabi nila sa ating surprise. Ayan, ano ang masasabi mo si Sherilyn? Siyempre, malaking pagpapasalamat ko sa iyo. Yeah, tinago mo nga ito. Pero nagawa mo. Thank you. Siyempre, masayang-masaya ng ating mga parents. Siyempre, pinangarap ko rin na magkaroon sila ng ganyan, pero siyempre, kung ako lang mag-uumpisa, hindi ko pa alam kung kailan. Alam mo naman yung sitwasyon ko ngayon. So, pero I'm happy na nagawa mo, sis. Good job. Thank you very much. I love you. Ikaw naman, Bunso. Ayan, sa amin, Bunso. Ako na? Yes. Ano ba? Siyempre, maraming salamat. Kahit di ka namin natulungan,
Pero alam ko naman na alam mo na pare-pareho yung hangarin natin na mapatayo natin sila ng decenteng bahay kahit kahit hindi na nila ma-enjoy, at least naman yung sa sarili natin masaya tayo na nabigay yon kahit di na nila alam. Kaya salamat na-achieve mo rin yung pangarap mo para sa kanila or natin sa kanila without our help. Kaya very proud ako sa iyo, sa pamilya mo. Kaya maraming salamat. At saka bongga yung design, I like it. Yeah. Parang medyo tumerno siya dun sa bahay mo. Parang kapit bahay. Parang yung bahay namin, di ba? Nung na-realize ko, nung na-realize ko na nag-uhit sa atin, parang kapakalan ng bahay namin.